Nababahala ang ilang senador sa magiging epekto ng El Nino sa supply ng tubig na posibleng magdulot ng sakit sa ulo at bulsa ng ating mga kababayan. Seto ng balita mula kay Daniel Badalastas. Nananawagan ang mga senador na matugunan ang problema sa supply ng tubig at maging sa El Nino. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, tubig, kuryente at pagkain. Ito ang tatlong problemang dulot ng El Nino phenomenon. Pangamba ng senador, posibleng magdulot ng inflation kapag nagsanga-sanga ang mga problemang ito. Dapat na talagang seryosohin yung paghanap ng bagong source ng tubig. At pangalawa, ito ginagawa sa ibang bansa, magkaroon ng storage para sa tubig na yun. Kasi ngayon, isa lang ang storage natin, angat lang. Naigit ng solusyon ng senador, mas maraming imbaka ng tubig. Mahirap. Parang nakasalalay yung buhay natin sa panahon. Pero hindi natin alam kung yung panahon maganda o pangit. So ang importante, at ginagawa ito sa ibang bansa, mayroon silang backup water source at may backup storage sila. Yun ang wala tayo ngayon. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hiling niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay mailatag sa State of the Nation address kung paano matutugunan ang problema sa El Nino at water shortage. Ang mga ganitong klaseng problema, anya, ay nangangailangan ng agarang atensyon at pagtutulungan ng gobyerno at publiko. Pakiusap naman ni Senator Christopher Bongo sa mga water concessionaires, ibalik ang maayos na serbisyo sa publiko. Buti yung mayayaman, may tangke kayo. Paano yung mga mahihirap nating kababayan? May mga rason sila, pero you should address it immediately. Importante rito yung public convenience. Hinimok naman ni Senator Loren Legarda ang ating mga kababayan na magtipid at siguraduhing tama ang paggamit ng tubig dahil sa nararanasang El Nino. Pero dapat din daw masiguro ng lokal na pamahalaan ang maayos na paikipag-usap sa water suppliers para maging maayos ang demand. Daniel Manalastas para sa Bayan.